yung political party na gagawin daw ni ano ni parang papasa siya ng batas na pagbabawal ng paglipat-lipat ng partido ng mga kongresista o ng mga senador o kung sino mang mga politiko. Actually, magandang initiative to. It will be difficult for us to pursue wholesale reforms through constitutional revision. This is going to be the good start. Binuhay muli sa Kamara ang panukalang batas na layong i-institutionalize ang political parties sa Pilipinas sa ilalim ng House Bill 488 na inihain ni dating... Kasi alam mo, ito at tanong natin sa sarili natin, ano ba ang kinahalagahan ng bill na pinapasa na to, itong pagbabawal sa political butterfly? Anong kinaugnayan nito? Anong relevance nito sa ating buhay bilang isang ordinaryong Pilipino? Anong pakialam natin dyan, di ba? Pero sa totoo, alam nyo, ito ay mahalagang mahalaga sa sistema. Actually, mas maganda nga pa sana lang, although... Maganda na rin ho itong first step na ginawa ni Madam Gloria, ni Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo, dahil ang talagang magandang gawin ay yung two-party system, di ba? Yun ang talagang okay sana. Pero simula ito eh, simula itong hindi pagpapalit-palit ng politika. Ulo at pamparty. The 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo parurusahan ang political turncoatism o yung paglipat-lipat ng partido ng mga politiko. Ayon sa mambabatas, ginagamit na lamang ang mga political party bilang behikulo para manalo sa eleksyon at hindi na dahil sa commitment nito sa ideolohiya at plataporma. Hindi anya dapat konsintihin ang paglipat-lipat ng partido na anya'y bumabaluktot sa konsepto ng word of honor at dignidad ng isang leader. Sa ilalim ng panukala, maituturing na political turncoatism kapag lumipat ng partido ang isang politiko isang taon bago at pagkatapos ng national elections. Maari lamang lumipat ng partido ang isang miyembro nito sa ikalawang taon ng isang three-year term. Kapag lumipat ng partido ang isang politiko isang taon bago at pagkatapos ng eleksyon, mangangahulugang forfeited na o isinuko na niya ang kanyang posisyon. Bukod dito, disqualified na rin ito sa pagtakbo sa anumang elective position sa susunod na eleksyon. Hindi na maaaring i-appoint at humawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa loob ng tatlong taon pagkatapos ng kasalukuyang termino. Hindi na rin maaaring umupo sa executive o admin position sa bagong partido at ire-refund ang natanggap na pera sa dating partido na may 25% surcharge. Maaari ring maghain ng petisyon sa Commission on Elections o COMELEC ang sinumang botante o kandidato gamit ang political turncoatism bilang ground for disqualification. Kabilang din sa panukala ang pagtatatag ng state subsidy fund. Kukunin ito sa pambansang pondo at gagamitin para sa campaign expenses at party development ng mga accredited political party at information dissemination ng COMELEC. Maaring mag-qualify ang isang partido sa subsidiya kapag nakakuha ang national candidates nito ng di bababa sa 15% ng popular vote sa pinakahuling eleksyon. Sa ilalim ng panukala, kapag hindi election year, tanging sa party development activities lamang pwedeng gamitin ang state subsidy fund. Kapag election year naman, 75% ang maaari lamang gamitin sa kampanya, habang ang 25% sa mga aktibidad ng partido. Kailangan magsumite ang mga partido ng breakdown ng mga nagastos kada katapusan ng Disyembre ng kada taon sa COMELEC at kailangan ding suriin ng Commission on Audit. Ang mga opisyal o kandidato na lalabag sa paggamit ng pondo maaring makulong ng 6 hanggang 12 taon at multa na hanggang kalahating milyong piso o pareho, habang hanggang 5 milyong piso naman sa lalabag na partido. Aatasan din ang pagbuo ng Political Party and Campaign Finance Department sa COMELEC na siyang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng batas. Ayon sa political analyst at executive director ng Local Government Foundation na si Professor Edmund Tayaw, magandang panimula ito para sa pagreporma ng sistema ng political parties sa bansa. Ngayon kasi ang nakakatakbo lang, yung may kakayahang tumakbo at yung may pangalan. Ano? So sa madaling sabi, minsan nagising ka lang isang umaga na naisipan mong tumakbo, tatakbo ka na. Samantalang kung meron kang tunay na political party, magpe-prepare ka talaga. Merong proseso bago ikaw makakatakbo sa larangan ng politika. Umaasa si Tayaw na masusuportahan ng panukala na mahalaga rin anyang mapag-usapan at malalim. Sabi, grabe ito si Garrett. Ano? Sabi niya, parang si Ant-Man. Inagising siya, ay, maganda yung apelido ko. Ha? Pwede siguro akong tumakbo presidente.
Nakakatakman ng publiko. Naipasa na rin anya ito noon sa Kamara, ngunit bigla umanong naantala sa committee level sa Senado. Para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, maaari anyang simulang talakayin ang pagkakaroon ng hiwalay na batas para sa anti-turncoatism. Mas may chance rin anya itong maisa batas kaysa sa anti-dynasty bill, pero parehas pa rin anya itong mahirap maipasa. Sa ngayon, wala pang counterpart measure ang naturang House bill sa Senado. Harleen Delgado, UNTV. Harleen! Grace Retilla, maraming salamat po at binabati rin po natin yung sino ba yun? Meron nagpapabati dito yung anak daw niya. Si Cherry Fur. Happy birthday po, Cherry Fur. Anyway, thank you very much, Grace. Alam nyo, simple lang naman po itong yung kasi alam, ang nangyayari po kasi para sa kaalaman ng iba, pag may nanalong presidente, usually kung ano yung partido niya, maglilipatan yung kongresista. Okay? Alimbawa, sa House. Bakit to? Kasi even if ang nag-a-approve ng budget ay ang House o yung lower house at saka yung Senate, nagdi-decision pa rin ng allotment ng budget ay yung presidente o yung DBM, which is hawak ng presidente yon. So kung makita niya na yung kanyang partido madami at laglipatan sa kanya, yun ngayon ang lalagyan niya ng pondo. O, kahit hindi naman sila kapartido nung una. And eventually, ganun na nangyayari every time may presidenteng nananalo. Diba, katulad nga nung PDP, nung una, kasha, sabi nga nila, kasha lang daw sa isang kotse yung mga membro ng PDP. Pero nung nanalo na si Pangulong Duterte, nagkasya pa sa, hindi na nagkasya sa kotse, nagkasya na sa aeroplano. Diba? Ganun nga nangyayari. Kasi nga, kailangan nilang sumipsip, kailangan nilang para mabigyan ng pondo. Hindi dapat ganun. Bakit to? Dahil pagka, say Villafor, maraming salamat po, say Villafor. Happy birthday din kay Nanay Divina Villafor. Salamat po. Dahil nga sa ganun, kung iisipin nyo na maigi, maiiwasan na natin yung paglipat-lipat. At dahil doon, talagang dahil bawal ka nang lumipat, di ba? Hindi ka na pwedeng magpalipat-lipat ng partido. Ang gagawin mo ngayon, sisiguraduhin mo yung partidong sinalihan mo, talagang pareho kayo ng paniniwala. Hindi lang dahil ginagamit mo yon para lang magkaroon ka ng pondo sa pagtakbo mo. Diba? Kasi halimbawa yung PDP, 'di ba, yumaman 'yan. Syempre dahil sa dami ng membro nagkaroon sila ng budget. Ngayon, ang daming gusto mag-PDP kasi akala nila 'yun yung partido ng presidente, so tutulungan ni Pangulong Duterte. Pero ang nangyari nga, parang hindi ganoon 'di ba? Parang nagulat yung iba kasi isipin niya for the first time huli na nung sumampa ang PDP sa kay Marcos. Nung una, talagang clueless sila. Sino ba presidente namin? Sinong ganito? So, ano yung mga lumipat? Ano na? Paano na? Lumipat-lipat pa kami para masuportahan kami pagtakbo namin tapos wala naman pala kaming presidenteng sasamahan. Ganun na nangyari, di ba? Kasi nga, si Presidente Duterte, alam naman ho natin na hindi niya talaga gusto. So, bandang huli na lang, nagkapilitan na hanggang sumali na yung PDP doon sa Uniteam. So, ganun ang nangyari. Maiiwasan sana yung ganyan kung meron na yung batas na to. Ibig sabihin, wala nang lipatan. Bago mag-election, 1 year before the election, wala nang lipatan. After the election, 1 year na naman, hindi pa rin pwedeng lumipat. So, more likely, siseryosohin ngayon ng politiko yung partido nila. Hindi na sila magpapalipat-lipat. Diba? Yun lang naman ang punto more or less, aside from the mga budget. Pero sabi nga ni Senator Coco, baka, yun yung, palang bawal sa pagbabalimbing, medyo nahihirapan na ipase. Diba? Hindi natin alam kung gano'n na mangyayari. Hindi ko rin magets bakit nahirapang ipasa ito nung mga nakaraang administrasyon. Bakit kaya? Tutol ba sila? Dahil sa itong mga kongresista at mga senador, talagang may lahi ng palipat-lipat.
May lahi ng balimbing. Na, di ba? Isipin mo, ha? Bakit? Kasi kung pabor sa kanila yan, ang bilis ipasa yan. O bakit din inapasa? Kasi nga, eh, medyo magiging ano yan, magiging hindi ganun ka-beneficial sa mga balimbing. Eh, napakarami, napakarami. Alam mo, ito, ha? Pero in fairness, ha? Ito, pagdating sa mga partido-partido, isa o si GMA at saka yung mga tao niya ang hindi lumilipat ng partido. Pansinin niyo yan. Kasi may mga kilala akong ano eh, nasa partido ni GMA na hindi talaga, nanindigan sila, even pinersecute sila nung time ng liberal. Nung time ng liberal, naalala ko yan eh, talagang tinarget nila yung magiging pambato ni GMA. Kasi ang ano na noon, wala pa to si Pangulong Duterte, ha? hindi pa siya ganun sa radar ng liberal. Akala nila parang isang mayor lang na walang bilang. Kasi noon time na yun, naalala nyo si Pinoy, 'di ba, nung namatay yung nanay niya na si Cory, supposedly si Maroas na yun eh. Umatras si Mar, nagbigay. So Pinoy nanalo, 'di ba? Pag panalo ni Pinoy, and every politician ini-expect na nila, panahon na 'to ni Mar Rojas, 'di ba? Panahon na ni Mar Rojas. So lahat support na. Antindi na ng support noon eh. Tapos ang parang matimbang lang na kalaban noon eh si Binay, 'di ba? At saka si, although si Grace po hindi pa rin ganun kalakas at that time, pero si Binay talaga eh. Tapos until ano, inoperate si Binay, 'di ba? Pansinin niyo, there was a time kasi sabi nga nila, ang aga daw kasing magano umami ni Binay na tatakbo siya. 'Yun yung ano eh, 'yun yung sinasabi nilang pagkakamali ni Binay nung tumakbo siyang presidente. Ang aga niya mag-declare na tatakbo siyang presidente. So tinarget ngayon siya ng propaganda ng mga liberal. So, ang dami na lumabas sa ganyan-ganyan. So, ang pinaka-least, sabihin na natin, hindi naman least, mahina at that time, eh yung partidong lakas. Kasi hindi naman, hindi ganun kaingay si Gloria noon eh. Diba? Alam naman natin, naging ano na siya, presidente. Pero yung mga lakas na membro na natili sa kanya. Kasi kilala ko yung iba dun eh, yung mga na natili sa kanya. At hindi talaga lumipat. Okay? Until nung nag-ingay si Pangulong Duterte, pansinin niyo ha, ang daming lumipat from Binay camp to Duterte. Pansinin niyo yun, yung time na sabi ko nga, 'di ba? Isa na nga yun, napakaingay diyan sa Cavite. Yun na number one balimbing sa lahat. Naging spokesperson pa. Naging tagapagtanggol ni Binay. Tapos nung mananalo na si PRRD, biglang lumipat. Nung una, hindi niya pa kami pinagbibigyan doon sa Cavite. Iniipit niya pa yung mga rally ni PRRD noon. Tapos nung mananalo na, biglang lumipat. Diba? Kaya nga, alam mo siya, ang unang tatamaan dyan, si Antay Balimbing. Napaka-balimbing yan. Hindi nyo ba nahulaan kung sino yun? Balimbing of the century. Anyway, next sa issue ito naman.